binabato na kayo ng kamatis, pinapaalis na nga kayo sa mga barangay kung kaya't ano na, na yung anim na seats ninyo nawala, no? Tatlo na lang. Wala na bumoboto sa inyo. At saka 2025, kita tayo ulit, zero na kayo, zero talaga. Yan. Talaga zero kayo. At saka baka nasa preso pa kayo. Yeah. Dapat talaga nasa preso na ito sila Raul Manuel, si Arlene Brosa, si Franz Castro. Kasi mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, ang kabataan, Gabriela, Alliance of Concerned Teachers, na naka mga legal fronts yan, yun nasa Kongreso, no? Pero nakadikit ang mga bituka niyan, yes, sa underground mass organizations that have been already designated as terrorist groups. The government did not spend millions in sending a delegation abroad, yes, to talk nonsense si Joe Masison. Tama. Uulitin ko, sino si Joe Masison? Bakit binibigyan ng importansya yung Lintek na yan? Nag-iisa lang yan eh. Anong meron si Joma? Nagpapakasasa siya abroad, namuhay ng komportable, habang nangangamatay dito yung mga miyembro ng NPA, ginugutom, nilalamig sa puto, nagpapalamok. Eh kaya nga, ang dami nag-surrender eh, kasi alam nila, wala na magpatutunguhan yung pinaglalaban kuno nila. Sabi ko nga eh, kung itong si Joma talagang matapang, balik siya rito sa Pilipinas, harapin niya. Agree. Yung mga krimen na ginawa niya sa mga indigenous peoples, yeah, yung mga krimen na nagawa ng CPP, NPNDF dahil sa utos niya, kung talagang naniniwala siya sa ipinaglalaban niya, bumalik siya rito sa Pilipinas. Secretary Chris Gonzales, why is it important yung views mo dito para sa amin sa Laban Kasama ang Bayan? Not just as part of the government legal cooperation cluster and prosecutor's service, but as an individual, bilang taong, kabahagi ng taong bayan. Bakit napakahalaga ang tamang pagtingin at framework approach ng susunod na administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at upang marinig niya rin ang itong pagtingin na ito, bakit mahalaga ang tamang approach, kung paano natin dapat i-approach ang usapin sa pangkapayapaan involving CPP, NPA, NDF, Prosecutor Chris Gonzales, sir. Where's Prosec? Yes, Prosec? Wala. I think Prosec is not okay on the line pa. Oo, malayo-layo siya. Brother Franco, you were saying something. Malayo-layo siya eh. Sa akin naman is... yun niya, wala pa si Prosec Chris, pero maganda yung nabanggit niya natin na very napakalinaw, mga kababayan, ng ating pinag-uusapan ngayon. Gaya lang ng inilatag ni Yusek Lorraine kung ano talaga yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF, at kung ano ang kahihinatnan kung magkakaroon tayo ng peace talks na ito. Okay. Ito ay nagbibigay linaw na walang naidudulot na mabuti. Gaya nga na sinabi ko kanina lamang na kung gaano kalalim ang ating mga kasamaan dito, na sila ang nakakaalam sa pinakaugat ng CPP, NPA, NDF, at sila ay minsan na rin nalinlang ng CPP, NPA, NDF. Hindi kagaya ng iba na nasa, nandun lang sa ganong bagay at hindi pa alam ang ganitong klaseng ganitong klaseng mga nangyayari. Panloloko, no? Ma'am Lorraine, you were saying? Ako nga, ilang taon lang ako sa UP Diliman, no? Bit-bit ko yung ano, yung radicalization sa akin, na pinaniwalaan ko talaga na salbahe mga sundalo, kahit asawa ko sundalo, di ba? Kawawa naman. So, ibig sabihin, bag, ano, no, yung strength at saka yung weakness ng CPP, NPA, NDF ay matagal na sila dyan. Meron na silang templates, may mga playbook na sila. Wala ngang ability to be creative itong mga stupid na to eh. Paulit-ulit lang ito. So, nakita na natin, no? Ano ba yung peace talks na yan? Hindi naman totoong peace talks yan, di ba? Ano ba itong mga demanda-demanda ng NUPL sa amin? Ano yan? Harassment yan para tumahimik kami. At saka yung dalawang paulit-ulit nila peace talks, red tagging. Bakit nila? Tanong naman natin sarili natin. Bakit ba in love sila dito sa peace talks at red tagging na ito? Kasi napakahalaga nito sa CPP, NPA, NDF. Yung mga maskara na yan, kailangan suot-suot nila yan. At pag tinanggal mo yan, nawawala sila ng powers, di ba? So lagi nilang isinasalaksak. Ano yan? Propaganda lang yan. Hindi totoo yung mga kaso-kaso na yan. Kasi ilang beses na yan na dinala kami sa korte, na
tinatapon agad ng korte yan. So alam nila yan. Gusto lang nila na ma-headlines na red tagging si Badoy, si Parlade, si Esperon, di ba? Para akala nila natatakot kami. Mga engot talaga to. Mga ito, miskop para kumbaga talaga baldado na sila. Matatakot pa kami sa inyo. Yes. Di ba? Hello? Yes, Yusi Corrine, nandito na po si, si Prosek. Prosek. Ayun. Prosek. Oy. Ah, oh wala. My God. Ay, tutuloy ko. Continue, ma'am. You're saying, may binanggit ka na baldado na at lugmok na, kaya nga sila nagigiit na muling kausapin si Joma at ang Central Committee doon sa Europe at doon Italy ang dribble-dribble at ang kanilang maniobra, ma'am Lorraine. Yeah, oo. Oh. At saka, ano, kumbaga, ano, Eric and Franco, the good thing talaga here, now, for me, it's always interesting to watch na ano yung... Kasi inuulit lang naman nila ito. Diba? Eric, inuulit-ulit lang naman nila ito. Pero... Nire-repackage lang. Nire-repackage lang. At saka paulit-ulit talaga. So, ano tayo dito, tapos na yon. Tapos na yung chapter na yun. Yung sinasabi natin. Before the LCAP, baka bumenta pa yan. Pero gising na yung taong bahay, hindi na bumebenta yan. Binabato na kayo ng kamatis, pinapaalis na nga kayo sa mga barangay kung kaya't ano na, na yung anim na seats ninyo na wala, no? Tatlo na lang, no? Wala na bumaboto sa inyo. At saka 2025, kita tayo ulit, zero na kayo, zero talaga. Yan. Talaga zero kayo. At saka baka nasa preso pa kayo. Yeah. Dapat talaga nasa preso na ito sila Raul Manuel, si Arlene Brosa, si Franz Castro. Kasi mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, ang kabataan, Gabriela, Alliance of Concerned Teachers, na naka, mga legal fronts yan, yun nasa Kongreso, no? Pero nakadikit ang mga bituka niyan, yes, sa underground mass organizations that have been already designated as terrorist groups. Like for instance, yung Alliance of Concerned Teachers, ang nakadugtong yan ay Kaguma. Kaguma. No? So, then ang may CPP unit din siya. May CPP unit. How sounds that again, Eric? How's tama that again? Yung binanggit mo, pangkadre talaga si Ma'am Lorraine. Mula sa front organization, may dugtong na underground na tinatago nila. Ang act, yung Kaguma, katipunan ng Gurong Makabayan, tapos may Communist Party unit sa loob nila. Yes, dalawa, sir, ang underground component. What does that mean? Ibig sabihin, may CPP, may underground. Yung underground, ito yung hindi pa handa maging CPP, pero pwede nang i-deploy sa NPA. Tumutulong na rin sa NPA. Kaya dalawa, pag sinabing underground movement, dalawa yun, mga kababayan, UGMO, which is the Kaguma kung sa teachers, at ang Communist Party unit. Pagkabataan, KM plus CPP unit. Gabriela Makibaka plus CPP unit. Yes. Eric, Yusek Lorraine, nandito po si Prosek Chris Gonzalez. Prosek. Yes. Finally, you're there. Yan na. Prosek. Yes, Brother Franco and Eric. I would like just to add sa sinabi po ninyo na kanina yung sa ano ba yung sa issue ng pagkakaroon ng mga titulo. Apo. I would like just to make it clear na ang ating National Task Force on Local Communism and Conflict is binubuo hindi lamang ng mga degree holders, pero binubuo rin ito ng mga ordinaryong kawanin ng pamahalaan. Tama. Na pumupunta sa mga pinakamalayong mga barangay para magbigay ng tulong yung ating mga kasundaluhan na nagbibigay ng seguridad sa mga conflict-stricken areas natin. Ito mga taong ito hindi po nakaabot ng master's degree, pero ang kanilang pagmamahal sa bayan, yung nagtutulak sa kanila na manilbihan, magsakripisyo, yung ilagay yung mga buhay nila sa alanganin. Correct. Para sa seguridad ng mga mamamayan. And then I would like to make special mention itong ating mga former CPP-NPA-NDF cadres. These people, kagaya pa rin yung ka Eric, yes, sir, are not PhD degree holders. Pero naiintindihan niyo yung problema. Yes, sir. Dahil bahagi rin kayo ng problema dati. Correct. Eh, sino pa bang magbibigay ng solusyon kundi yung mga taong nakakaalam ng punot dulo ng problema? And your help in ending this insurgency is priceless. Thank you, sir. Valuable. Experience. Thank you. Experience is priceless. No amount of degree can compete with experience. And we are in the company of experienced people. We are in the company of people who has passion, who has a commitment and dedication, and this is more than enough to put an end to this insurgency.
We do not need more degree holders who only base their decisions on, you know, paper. Kasi ang problema ng insurgency, hindi ho natatapos sa usapan sa mesa. Correct. The government has to go down to the ground. The government has to go to the barrios. The government has to bring the services to the people. Mm-hmm. At hindi po ito mangyayari kung mag-uusap tayo sa, magharap-harap lang tayo sa loob ng conference room. Agree. Well said. I think the local communist armed conflict entails the government going down to the people. Yeah. And you do not need a PhD to do that. Okay. Yun po. Pangalawa, ito sa usapin natin sa peace talk. Yes. The local peace engagement na pinangungunahan ng Task Force Balikloob under the MPF-ELCAP has been very successful. Ayun. In convincing 25,000 plus members of the NPA, must be supporters, Milisyang Bayan, members of front organizations, to return to the folds of the government. And the government did not spend millions in sending a delegation abroad. Yes. To talk nonsense si Joe Mason. Tama. Uulitin ko, sino si Joe Mason? Bakit binibigyan ng importansya ang lintik na yan? Nag-iisa lang yan eh. Kumbaga, anong meron si Joma? Nagpapakasasa siya abroad, namuhay ng komportable, habang nangangamatay dito yung mga miyembro ng NPA, ginugutom, nilalamig sa puto, nagpapalamok. Eh kaya nga, ang dami nag-surrender eh, kasi alam nila, wala namang patutunguhan yung pinaglalaban puno nila. And why do we have to give importance to Joma Sison at yung mga kasamahan niya nagpapalamig sa kung saan-saan foreign country? Sabi ko nga eh, kung itong si Joma talagang matapang, balik siya rito sa Pilipinas, harapin niya. Agree. Yung mga krimen na ginawa niya sa mga indigenous peoples. Yung mga krimen na nagawa ng CPP, NPA, NDF dahil sa utos niya. Kung talagang naniniwala siya sa ipinaglalaban niya, bumalik siya rito sa Pilipinas. Dahil nandito sa Pilipinas, yung sinasabi niyang revolusyon. Saan ka nakakita ng revolusyonaryo na ano, parang nandun siya sa ibang bansa, tapos remote control. Monitor lang siya, and then feeling niya naman chief executive officer siya ng isang malaking kumpanya. Who is Joe Mason? Agree. He's just a dying old man who does not deserve any scant attention from this government. Pero kung itong gobyernong ito makikipag-usap sa isang napakatandang nawala na ng importansya, ika nga, is talagang may problema ang gobyernong ito pag ginawa nila. And I know, the president will not do that. Why? Because we elected a president who is sensible enough to know when he is winning. And when he is winning, he does not need to negotiate with the losing side. Yeah. Why? Kaya nga eh, if Joe Mason wants peace, mag-issue sa memo ngayon, mag-surrender lang silang lahat. Yeah. Lahat sila. Para matapos itong usapin na ito. Kasi habang pinapatagal nila, mas lalong lumalalim yung frustration nila. At habang lumalalim yung frustration nila, baka magkaroon sila ng mental health issues. Yeah. Kasi alam mo naman yung resulta ng depression, di ba? Okay. Kung hindi mo makamit yung gusto mo. Yeah. And I pity these people. Yeah. Prosecutor Chris? So far as we are concerned, yeah, Prosecutor Chris. Ground, kami pa sa ground, Ma'am Lorraine, Brother Franco, patuloy po ang gawain ng ELCAP. Patuloy po ang pagpapasuko natin. In fact, the 3rd Infantry Division and the Regional Task Force 6 has caused the surrender of 19 armed fighters of the CPP, NPA, and NDF in Negros. And that's Negros. Something na magpapatuloy pa naman. Okay.